Guys, welcome back to my channel. So another day, another video, and itong vlog na to ay sisimulan natin sa pag-unbox. So nag-order ako online ng bagong ring light kasi po yung ring light ko is maliit. So I decided to order a new big ring light. Medyo yung size niya is malaki para sa DSLR camera ko na ginagamit ko doon sa isa kong channel para sa beauty and fashion videos. So ipapakita ko sa inyo yung ring light na ginagamit ko ngayon na hindi talaga siya nagbibigay ng masyadong parang natural light sa mukha. So kapag nag-shoot ako ng makeup vlog or ng makeup videos or fashion videos, medyo madilim siya. So kailangan i-increase ko yung ISO ng camera. So ang ending is poor quality yung video. So ipapakita ko sa inyo yung gamit kong ring light ngayon. Ayan, nag-shoot ako ngayon. Ayan siya. So, medyo maliit siya. So, ayan. Ngayon, mag-unbox muna tayo ng bagong ring light ni Momshi. So, eto siya. May kalakihan. Tingnan nyo naman. Magkano ko ba nabili ito? Parang, ano, $80 to $70. Hindi ko lang sure, pero tingnan ko ulit mamaya. So, okay. Buksan na natin itong ring light na. So, medyo may kalakihan talaga siya. Gagamitin ko kasi ito mamaya kasi mag-shoot ako ng faux makeup doon sa Beauty and Fashion channel ko. Akala mo naman malaki yung channel. Hindi naman ganun kalaki. Simula pa rin lang naman yun. Ang hirap naman ito buksan. Parang ayaw niya magpakita. Sirain ko lang yung kahon. Ano ba yan? Yung tingin ko na to. So, hindi siya sira, no? Kasi minsan, kapag nag-order ka online, ano yun, may mga damage. Pero pwede mo naman ibalik. Okay, so, uy, may sarili siyang bag ko. Bongga. Oh. Ayan. Ang sarili siyang bag. Ayan. Siguro ito yung light mismo. Ingatan natin baka mabasag. Tapos, ito naman po yung stand niya. Bongga ang stand. Oh. Sana kasing height ko. Kasi itong isang tomato, maliit nga. Umaabot sa ulo ko. Baby ko, gising niya. So, ganito siya. Let's see. Ito mo ipakita sa inyo. Nakikita nyo. Kakatapos ko lang mag-workout. Kasi gusto kong palitin yung chamois ko. Ito naman yung mga kapapanganak lang natin. Medyo malaki-laki ang ating chamois. Kailangan talagang paliitin. Bongga. O ayan. O maganda siya. O naangat pa pala siya. Ayan. Yung mga kasi... O, yung taas talaga niya. Oo, kung... Oh. Ay, gusto ko itong light na to. So, very portable siya. Kahit saan siguro pwede itong dalhin. So, let's move on to the ring light. Yung mismong light. Oh, ay, malaki siya. So, meron akong box dito. Paano naman ito? Oh, yung charger. Ay, yung cord niya. Bumili na ako ng high quality light kasi dati pinagtsatsagaan ko itong maliit kong ring light na okay naman. Kaya lang, parang feeling ko kasi kailangan kong mag-upgrade para naman okay yung video quality. Oh, tapos meron siya nito for cellphone and small cameras na pwede yung gamitin kagaya ng gamit ko ngayon. Actually, ang gamit ko ngayong camera for vlogging talaga itong camera na to is Canon G7X Mark II. Yeah. May remote po siyang kasama para ito sa pag ko-control ng light. Kung gusto mo yung dim light, yung yellow light, or yung talagang bright light. Ayan, may remote din siya, oh. Ano naman to? Ba't may remote? Ay, para sa camera to, pwede mo siyang ano, i-connect sa camera Bluetooth. Ayan, so hindi mo lang ko siya interesado sa mga yan. Kasi magiging fit down. Ang laki niya! Oh, kita nyo naman, ang laki. Yung isa kong light, just ko, ang liit. May control siya dito. Ito, kapag naka-on siguro yan, makikita mo yung ito kung gaano siya kaliwanag. So, ikabit natin. Ito lang hindi kumabato ito. Kasi usually po, yung husband ko yung nag-aano ng mga ganito. Nag-autos lang ako. Kasi hindi ako marunong ng mga ganito eh. Ito ko matira. Wala kasi yung husband ko kasi may appointment siya sa doctor niya. So, level ko lang siguro. Ang ganda! Gusto ko itong bike na to. Maganda siguro yung sa picture-picture, no? Yung sumot
suot mo ganyan. Tingnan natin kung gaano kaliwanag ito. Baka naman mas maliwanag pa yung maliit kong ilaw. Yung maliit kong ring light. Yung anak ko galit na. Huwag narinig niya yung boses ko. Gusto niya lumabas! Okay, let's see kung gaano ka kaliwanag. Kasi yung remote ata, i-charge muna kung hindi mo na siya gagamitin. Pasensya na po kayo kung narinig niya yung anak ko. At yun ay ano. Ganyan talaga yan. So, liminom siya ng milk niya. Ayan. Let's see. Okay, so yan siya. Mas maliwanag pa. Pero in fairness ha, pwede ko siyang increase. Ayan! O, oh, bongga! O, oh, nakikita nyo, increase ng light. Hanggang L, hanggang 100. O, oh, diba ang linaw? O, oh, maganda na ang dating niyang aking mukha sa camera. So, compare naman dito sa gamit ko ngayon, kailangan tumapat pa ako sa liwanag ng aming bahay. So, excited po akong gamitin to para sa makeup video ko later. Yun ay full makeup look. So, dun yun sa isa kong channel. So, remember guys, this channel is more on vlogging tayo. Which is, yun naman yung gusto ko talagang gawin. Gusto ko yung mga makeup na yun na ginagawa ko in fashion video. Parang ano ko yun eh, pampalipas oras. So, and more on English kasi yun. So, gusto ko talaga magkaroon ng Filipino channel. So, ayun na! So, meron na akong ring light. Siguro gagamitin ko ito sa vlogging ko dito sa channel na ito. Mas maganda siguro yung dating ko kaysa naman dito. O, tingnan nyo naman. Kita-kita nyo yung mga pores ko dito. So, ayan. Happy ako sa result nitong light na to. And, siguro hindi ko na papagawa sa asawa ko yung studio ko doon. So, okay na siguro itong light na to. Kasi ang plano ko dati is padagdagan ng ilaw yung studio para naman hindi na ako bumili ng bagong lens. Kasi mahal yung lens. I-ano na lang. I-compensate ko na lang sa light. At least, winner itong light na to. Ayan, may mga remote-remote pang kasama. Ayan! Happy ang momshi today! So ngayon, ang next natin is, ano ba? Gagawa ko ng leche flan today para sa dessert namin. So ayan, paulit-ulit ako ng leche flan, hindi ko magawa. So today, gagawa po tayo ng leche flan! So okay guys, simulan na natin ang ating leche flan. So ngayon, ginugaw ko yung panlasang Pinoy na recipe. So, ang gagawin ko is oven-baked leche flan recipe. Bali, ang sabi dito is prep time is 10 minutes, cook time is 50 minutes, then total of 1 hour. So, andito na rin yung recipe niya. So, andito na rin yung ingredients na kailangan ko. So, napaka-kompleto. I love this recipe. So, 12 egg yolks, 3/4 cups of granulated white sugar, 1 can condensed milk, 1 cup fresh milk, 1 teaspoon of vanilla extract, and 4 cups of boiling water. So, ayan, may instruction na rin tayo dito. Hindi po kasi talaga ako marunong gumawa ng leche flan, so kailangan ko tong instruction na to. So, ayan, meron na tayong instruction na ipa-follow. So, let's do it. So, ayan guys, pinaprepare ko na yung egg yolk. Kailangan daw 12 egg yolks ang kailangan. So, oops! So, pang 7 na ito. Bihira lang naman ako gumawa ng dessert, kaya lang para kasing namimiss ko kumain ng leche flan. And we're done with egg yolks. Ayan, so ito ay itatabi ko para sa breakfast kasi sayang naman ko itatapon. Rich in protein po ang egg white. So, kailangan natin to sa katawan. Okay? Huwag nating sayangin. Okay, so ayan, meron na tayong egg yolk dito. And then, ipre-prepare ko na ang sugar. So, ang kailangan nating sugar ay 3/4 cups of sugar. Ano ba yan? Ba't ang dami? Dito talaga kailangan ng sugar. Parang ang dami. So, okay. And then, meron na rin akong condensed milk. 1 can of condensed milk. Meron akong vanilla extract. And 1 cup of fresh milk. So, ang gagamitin ko ay itong whole milk. So, ayan po. Ito lang po ang ating ingredients na gagamitin. So, ayan. Meron tayong egg yolk, condensed milk, and then sugar, and then fresh milk. So, sabi dito, kailangan pa ng 4 cups boiling water. So, I think yung 4 cups boiling water para hindi ata matuyo. Let's move on to this instruction. So, preheat for 350 Fahrenheit, which I did. Ayan na. So, ang gagawin ko na is, maglalagay ako ng sugar dito, papainitin sa stove, para mag-caramelize ata. So, gawin na natin yun. Maglagay tayo ng sugar dito. By the way, nabili ko po ito sa Filipino store dito. So, bakit napakadami ng sugar naman? Ba yan, panlasang Pinoy. Ba't ang dami ng sugar? Tama ba itong ginagawa ko? So, papainitin ko lang ito sa stove. And then, we will move on to the next. So, ayan, habang pinapalamig natin, kinu-cool down natin yung
yung pan na may caramel or may sugar. Ngayon, sisimulan ko nang ilagay ang ating egg yolk dito sa ating bowl. Step number 4 na tayo, beat the egg yolks in a mixing bowl. I'm just gonna do manual thing because I don't wanna use my mixer. I'm lazy to clean my mixer today, so I'm just gonna use manual. So it says here, beat the egg yolk in a mixing bowl and add a condensed milk while beating the egg yolk. Hirap naman palang gumawa ng Dutch plan. Then slowly add the fresh milk. Yun ang sabi ni Panlasang Pinoy. Parang magiging fail naman itong pinagagagawa ko. Nakikita ko na po ang liwanag. Parang may patutunguhan naman ang aking Dutch plan. Mahina talaga ako sa baking. Ang baking skills ko ay hindi ganun kaayos. So maglagay na tayo ng vanilla extract. 1 teaspoon. Then after this, pour the mixture into each mold with caramel. So, pinapalamig ko pa po yun. Okay. Siguro tama na yan. Huwag tayo masyadong maarte sa Latchef line. Kami-kami lang naman ang kakain yan. So, ayan, meron na akong foil dito. Tatlong foil. And ang sabi is, pour the mixture and cover the mold with aluminum foil. So, let's see. Ang daming bubbles. Oh. Ayan mo na. So I am going to use this one here. So ito na ang ating boiling water. So dahan-dahan lang tayo, baka mapaso naman tayo. Okay. So pour. Okay. So that's only 350 Fahrenheit. And then sabi is 50 minutes daw to cook. And then we are going to wait for 50 minutes. And then we'll see kung na-achieve natin ang Leche Flan ng Panlasang Pinoy. Baka fail. So ayan guys, tapos na ang ating Leche Flan. Actually, nalipat ko na yung dalawa. So ngayon, ilipat na natin itong isa. Let's see kung nagaya natin ang panlasang Pinoy. There you go. So, ito na po ang ating leche flan. Mukha namang okay. Mukhang hindi naman fail. Ewan ko lang. Easy to make and hindi siya maraming echoburet. Tamang-tama, kakatapos lang namin mag-lunch. So, ito na ang aming dessert. Hindi naaabot ng dinner. Ayan. So, nauna na po yung asawa kong tumikim and sabi niya, masarap daw. So, approve! So, ayan. Titikman ko na siya. Ay, namiss ko talaga kumain ng leche flan. Kayang-kaya kong ubusin ito sa isang upuan lang. Alam niyo guys, kung bibili niyo ito sa Filipino store, pricey talaga siya. So, kaya kami mga Pilipina na mga momshies dito, kaya lutong bahay lang talaga kami. Pagka bumili ka ng mga kung ano-ano, mga Filipino food, mga lutong Pinoy sa Filipino store here, nagkamahalan talaga siya. Parang hindi naman practical. So, kami, nagluluto na lang talaga kami. Katulad itong leche flan, Google, YouTube lang, girl. Thank you, Panlasang Pinoy. Alam mo, pinapalo ko talaga yung mga recipes niya kasi ang dali lang gawin. Yung walang mga kung ano-ano, yung mga echeboreche na mga na hindi mo mahanap yung ingredients. So, in the way siya magluto. Mga simpleng recipes and simpleng ingredients na pwede mong makuha sa mga sa store, yung hindi ka mahihirapan maghanap pa. So, ayan guys, dito ko natatapusin ang vlog na to for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood kung nanonood man kayo or nanood man kayo. So, please subscribe to my new channel and like this video kung nagustuhan ninyo and you can also put comment down below. And I will see you on my next vlog. So, bye!